Nyush Product. Tadi. Yes, hello, it's me again. Na 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 na. Na nice, and our vlog for today is about air fried liempo. So, ipapakita ko sa inyo kung ano ang recipe. But for now, ito po yung ating finished product. Ta-ding! And then, ipapakita ko sa inyo kung gaano siya ka-crispy. Small. And look at the inside. And then, kuha tayo ng suka. And let's dip and... Mmm! Narinig niyo ba yung... yung crispiness niya? So, let me show you the ways on how to cook this crispy air-fried liempo. So, ito po ay nabili ko sa Filipino store dito sa Japan at ikakat po natin siya sa desired size po natin para magkasya po siya sa ating air fryer. So, na-prepare na po natin ang ating spices. We have 1.5 teaspoon pamintang buo, 4 to 5 pieces of bay leaves, and 2 teaspoon salt. So, huhugasan po natin ang ating karne. Pagkatapos itong hugasan, ay magpre-prepare na po tayo ng kaldero. Lagyan natin ng tubig at ilagay natin yung mga spices na pinipare po natin. Lagay natin lahat. And then, pwede nating hati-hatiin yung bay leaf para mas masyado siyang dumikit sa ating karne. So, ang gagawin natin ay ilalagay muna natin siya, papakuluin. So, pag kumulo na po, ilalagay na po natin ang ating karne. Make sure po nakasubmerge talaga yung karne para manuot yung timpla at yung amoy ng ating mga spices. So, pag kumulo na siya, allow lang po natin ng 30 minutes po para mas lumambot pa at manuot yung timpla sa ating karne. So, pagkatapos ng 30 minutes, ay pwede na po natin siyang i-drain para lumabas yung mga excess liquids or water or mantika sa ating karne. So, matapos po natin siyang i-drain, itutusukin po natin siya gamit ang tinidor, yung skin po, yung balat ng ating karne. Dahil makakatulong din ito para maging crispy ang ating liempo. So, this time po, ang gagawin natin ay i-air dry po natin siya. You can allow at least 3 hours to let it dry. Or pwede naman kayong gumamit ng kitchen towel or kitchen tissue para gamitin ito at ma-absorb ang excess water. Kasi kailangan po itong mag-dry to help our liempo na maging crispy po. So, after po mag-dry is imamassage po natin gamit ang salt. Ang gamit ko po ay 1 teaspoon of salt lang po. Dinistribute ko sa 4 na bahagi. Kasi di na po natin kailangan gumamit pa ng maraming asin kasi gumamit na po tayo ng asin nung pinakaluan natin ang ating karne. At pagkatapos nito, ilagay na po natin siya sa ating air fryer para masimulan na ang ating pag-fry. So, ito na po. Ready na po siyang i-air fry. So, i-set po natin siya to 200 degrees Celsius for 20 minutes.
So, i-check po natin siya after 20 minutes. And nakita nyo, kulang pa po ang kanyang luto. Kaya kailangan natin siyang i-flip to those sides na medyo hindi pa po luto. So, ilalagay po ulit natin siya sa air fryer for 20 minutes and i-check natin after. So, after 20 minutes, ito na po ang itsura niya. Medyo hindi pa po malambot yung skin part niya. So, ilalagay natin ulit siya sa air fryer facing yung skin po para mas maging crispy po siya. So, after 20 minutes, is ready na po ang ating liempo. At titikpan na po natin siya. So that's it mga nanay. So, di ba simple-simple lang ang paggawa nito. And then, kasi gamit natin ang air fry, so mas healthy siya. Kasi na-de-drain talaga yung mantika yan. Yung fats niya talaga lumiliit. Ano yung tawag sa Tagalog? Yung basta! Kayo na ang bahala! So, I hope you like and subscribe and click the bell notification button for you to get notified every time I upload a video. And always remember, you are not alone. I am here with you. Though you're far away, I'm always here to stay. Yay! Thanks for watching! God bless! Bye-bye!